Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pakakalmahin si Annalyn ni Doktora Denise. Kung nagsungit si Lindon, hayaan na lang at magtatrabaho na lang sila ng normal. Kung ano man ang dinaramdam ni Lindon, sigurado si Denise na malalaman rin ito ni Annalyn sa takdang panahon. Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Nagtataka si Giselle dahil inabutan niya si Zoe sa Eastridge at kausap si Lindon. Narinig niya ang tungkol sa lihim ng pamilya ng Tanyag. May iba pa bang sikreto ang hindi nalalaman ni Giselle o baka kaya andito si Zoe ay kinukwento niya kung paano niya bilugin ang isip ni Robert para siraan silang lahat. Parang ang baba ng tingin ni Giselle kay Dr. Lindon nung tinanong niya kung close ba sila or nagde-date ba sila. Ayon kay Lindon, magkakilala lang sila ni Zoe dahil nagkasama sila noon, residency si Lindon at intern pa lang si Zoe. Hindi naman niya dinedate si Zoe dahil isa siyang spoiled brat na anak ng isang Robert Tanyag. Isang malaking isda si Zoe ayon sa kanya pero ayaw pumayag ni Giselle dahil mas marami pa rin ang hihigit kay Zoe. Kunwari ay sasampalin ni Giselle si Zoe pero nag-ayos lang naman siya ng buhok. Nagpaalam na lang si Giselle kesa masira pa ang araw niya sa pakikipag-usap niya kay Zoe. Napangiti lang si Lindon at ipinaalala niya kay Zoe ang kasunduan nila na maging mabait kay Annalyn. Ayon kay Zoe, magiging mabait siya kay Annalyn pero huwag niyang asahan na magiging close sila ni Annalyn. Maya-maya ipinatawag si Lindon sa ER. Gusto nang makaganti ni Zoe kay Lindon at naghanap siya ng sekreto ni Lindon sa cellphone niya. Agad rin naman bumalik si Lindon at nahuli siyang hawak ang cellphone niya. Palibasa kilala ni Lindon si Zoe sa pagiging sinungaling. Alam niya na hindi nagsasabi ng totoo si Zoe nung sabihin niya na iaabot niya ito kay Lindon dahil mukhang nalimutan. Alam kasi ni Lindon na naghahanap si Zoe ng sikreto niya sa cellphone pero kahit ano pa, mas malaki pa rin ang sikreto ni Zoe kesa sa kanya. Natakot si Zoe at ibinalik niya agad ang cellphone ni Lindon. Binalaan ni Lindon si Zoe na sa oras na makalat ang sikreto ni Zoe, malaki ang mawawala sa kanya. Mawawala ang tatay niya, mawawala ang mana niya at higit sa lahat, ang lahat ng meron siya ay mapupunta kay Annalyn. Halata ang takot sa mukha ni Zoe. Nangako siya kay Lindon na susunod siya sa kasunduan nila at huwag rin sana sisira sa usapan si Lindon. Sa kabilang banda, napapansin ni Miko na parang may masamang sikreto si Lindon dahil sa pag-iiba-iba ng ugali niya. Sinaway naman siya ni Annalyn sa pag-iisip ng hindi maganda kay Lindon. Ayon kay Miko, siya rin naman may sikreto. Nililihim niya na may sakit siya kapag nag-a-apply siya sa trabaho kasi alam niya kung paano i-manage ang sakit niya dahil gusto niya na ipasyal si Annalyn kapag may trabaho na siya. Ayaw naman ni Annalyn na maglihim si Miko tungkol sa sakit niya dahil delikado ito. Hindi pa rin naman handa si Annalyn tungkol sa mga seryosong bagay tulad ng sa pag-ibig. Samantala, ibinalita ni Carlos ang interview ng kambal at ng mga doktor tungkol sa matagumpay ng operasyon ng kambal. Sinasama rin sila ni Carlos sa gaganaping celebration party ng mga doktor mamayang gabi. Pero tumanggi si na Giselle at Lineth. Ayon kay Lineth, silang mga doktor na lang dahil may commitment pa sila at minsan lang mangyari sa mga doktor ang magparty at pinapaubaya na ito sa kanila. Nung lumabas na si na Carlos at Lindon dahil sa interview, pinaalam ni Giselle ang opinion niya kay Lindon na parang may dark side si Lindon. Naikwento rin ni Giselle ang pagkikita ni na Zoe at Lindon sa Eastridge sa pagiging magkakilala nila noon pa. Ayon kay Lineth, may pinagdadaanan si Lindon at posible naman na magkakilala sila dahil sa mga seminars at pag-rotate ng mga ospital. Pero dagdag pa ni Giselle, basta kapag sinabing Zoe at ang mga taong dumidikit sa kanya, sigurado may masamang ginagawa. Sa kabilang banda, nagsimula na ang party ng mga doktor sa isang bar. Nauna na si Lindon dito at halatang marami na ang naiinom niya. May tinawagan siya at pinapupunta niya sa bar dahil gusto na niyang makalimot. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang babae na kamukha ng yumaon niyang girlfriend. Niyakap niya at umiyak siya. Akala ni Lindon, yon ang girlfriend niya. Hanggang sa matauhan siya at nakita siya ni Nurse Ning. Humingi sila ng pasensya sa babae. Pinayuhan ni Nurse Ning si Lindon na
nag-move on na siya dahil 2 taon na ang nakakalipas mula nung yumao ang nobya. Pero para kay Lindon, napakahirap lalo na at nakita niya kung paano nawala ang nobya. Hindi siya maiintindihan ni Nurse Ning dahil wala siya sa katayuan ni Lindon. Nagpaiwan na si Lindon at gusto niyang mapag-isa. Maya-maya pa ay dumating na rin si Annalyn sa bar. Hindi siya pinapapasok nung una kasi akala ng bouncer ay bata pa si Annalyn. Nagpakita lang siya ng ID kaya siya nakapasok. Nagsalita na rin si Carlos at kinongratulate niya ang lahat dahil sa nakatulong sila sa kambal at nadugtungan nila ang buhay at pangarap ng mga bata. Napansin ni Annalyn na mag-isa si Lindon. Nilapitan ni Annalyn si Lindon at ibinigay niya rin ang regalo para maging close na ulit sila. Pero hindi siya pinapansin ni Lindon dahil may tao siyang inaantay at hinahanap. Nung makita na ni Lindon ang babae ay sinundan niya ito hanggang sa banyo. Bawal ito at magpapatawag ng bouncer ang waiter. Sumunod rin si Annalyn kina Lindon. Sa loob nga nag-uusap ang med rep na hinihintay ni Lindon kanina pa. Inabot na sa kanya ang mga gamot. Maya-maya pa ay kumatok na si Annalyn. Para hindi mahuli si Lindon ay gumawa siya ng eksena para doon mag-focus si Annalyn at hindi siya mahuli. Hinalikan niya ang medrep at saktong nakita sila ni Annalyn. Nagulat si Annalyn at sinabihan si Lindon na bawal ang ginagawa nila. Nung paalis na si Lindon ay hinabol ni Annalyn ang paper bag na gamot ni Lindon. Nung makuha ni Lindon ay agad silang umalis. Samantala, nagpapanggap na naman si Moira na isang huwarang asawa. Naggrocery siya at ipagluluto niya ang asawa. Ang plano ni na Zoe ay burahin ang nasa isip ni Robert na pagmamaldita ni Moira sa mga dancers. Pero may plano pala si Moira para magmukha siyang Santa pagkatapos ng dinner nila. Sa teaser, makikita na kikiligit si Nurse Karen dahil sasaluhin siya ni Nurse Vico nung muntikan na siyang malaglag. Sa kabilang banda, makikipag-ayos naman si Annalyn kay Lindon dahil kanina pa siya hindi pinapansin ni Lindon. Ayon sa kanya, hindi siya nagsumbong. Kaya lang naman siya sumunod dahil nagmamaldita sakit siya kay Lindon. Pero grabe ang titig ni Lindon kay Annalyn. Lumakas ang kaba sa dibdib niya kaya iniwan na lang niya si Annalyn. Maya-maya ay pakakalmahin naman si Annalyn ni Denise. Kung nagsungit si Lindon, hayaan na lang at magtatrabaho na lang sila ng normal. Kung ano man ang dinaramdam ni Lindon, sigurado si Denise na malalaman rin ito ni Annalyn sa takdang panahon. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!